10 natural tips para sa ubos ipon na pabalik-balik at paano palalakasin ang immune system mo ng buong pamilya mo permanently. Kapag maulan, pabago-bago yung weather. Palagi na lang problema natin, no? Pamilya natin ang ubos sipon. Pero, gusto mo bang malaman kung ano yung sikreto bakit yung mga nasa kali halos hindi sila tinatablan o baliwala sa kanila itong mga to? Simple lang naman. Kailangan natin mag-gain yung immunity. Immunity o antibodies na katawan mismo yung gagawa nito. At hindi ng ibang bagay pa man. Dapat katawan lang. Dahil, pag naka-build ka ng antibodies sa katawan mo, sa mga susunod na pagkakataon, mapibay ka na. Hindi ka na basta kinakapitan ng mga pathogens o mga harmful viruses at bacteria. Magagawa mo yan, paunti-unti lang. Ito yung 10 napaka-importanteng dapat mong maintindihan, ikaw man o mga anak mo, kapag ikaw ay merong ubusipon. Number 1, natural antibiotics. Dapat naiintindihan mo to. Kung ano yung mga videos ko, marami po akong videos patungkol sa natural antibiotics. Ito lang po yung kailangan nating gawin para sa ating pamilya. Sa atin. Kasi kapag naiintindihan po natin kung paano itong natural antibiotics na ito, ang mga pathogens na yan, papatayin, pupuksain, paalisin ang katawan ng natural at mahihirapan na itong bumalik sa atin. At dito natin, unang magigain yung antibodies natin. Kasama dyan, kapag meron tayong mga ganitong karamdaman sa ubusipon, maghiwa ka po ng sibuyas, ikalat mo sa bahay, sa kwarto, tignan nyo, ang bilis ng body recovery, ikaw man o ang kapamilya mo. At hindi na dadami pa kayong mahahawaan. At ang pinaka-the best sa natural antibiotics, syempre, natural ito, walang side effect. Number 2, dapat hydrated tayo lagi. Ibig sabihin, kapag tama yung tubig natin sa katawan, maganda yung blood circulation natin. At mangyayari yan, kung ang tubig natin palaging puno ng nutrisyon. Dapat ang tubig na iniinom natin palagi, may sakit man o wala, merong rock salt. Water with rock salt, meron po tayong videos niyan. Bakit? Napakaganda nito at isang sikreto to. Kapag tayo may sakit or para makaiwas sa sakit. Number 3, para ma-fully activate natin yung self-healing ng katawan natin, kailangan maibigay natin yung sapat na nutrition dyan. Kasi ito yung kailangan ng katawan para lumakas ito. Kaya nga, importante, especially may sakit ka, may ubusipon ka na, huwag ka na kumain ng unhealthy. Dapat nakapokus ka na lang sa fruits and vegetable. At yung mga healthy routine, exercise, pagpapaaraw, mas maganda, mas mabilis yung body recovery. Number 4, napaka-importante, yung hangin natin maaliwalas. Ibig sabihin, kapag ka meron ka ng ubusipon or sakit, dun ka sa maganda yung kwarto mo, yung lampasan yung hangin, yung hindi nakakulong para fresh yung oxygen, yun yung malalanghap mo, magsisirculate sa buong katawan mo, malaking tulong po ito, yung fresh air, kapag meron kang sakit o meron kang mga ubusipon. Huwag tayo magkulong sa kwarto. Number 5, alam naman natin na napaka-importante ng asin sa ating paghinga. So, importante, anong dapat gawin? Magpakulo po tayo palagi ng tubig na may asin, no? Rock salt po dapat, para i-inhale natin. Ang ganda po nito, paraan para tunawin yung mga plema natin. So, pwede mo po yan gawin. 2-3 times a day kapag meron kang ubusipon or hindi ka makahinga sa sipon, napakaganda po nitong panlaban. Number 6, at syempre, ang ganda rin ipang-gargle nito, lalo na yung ang dami nating plema. Kung magmumuglang po tayo lagi na may asin. Mas maganda rin kung warm yung asin na i-gargle natin. No?
Palagi tayong mag-gargle kapag tayo may umusipon, ang bilis po ng body recovery. Number 7, lalo na pagbarado yung ilong natin, hirap tayong huminga. Napaka-importante ng control pose. Meron po tayong videos niyan, control pose, sa ating YouTube channel or dito sa Facebook. Paano po yan? Inhale po yan and exhale and i-hold natin. Ano po yung ginagawa nito? Palagi ko po itong dinidiscuss na pinapabuka po yung mga ugat natin. Na-activate yung nitric oxide sa katawan natin. Responsable para bumuka yung mga ugat natin sa katawan. So, pag na-activate po natin ito, ulit-ulitin lang natin, ang laki pong ginhawa, lalo na hindi tayo makahinga sa sipon. At number 8, pinaka-importante, relax po tayo. Yung buong katawan natin. So, kung may mga trabaho tayo, kailangan magpahinga muna. Kasi po, pag nakapahinga tayo, mabilis yung body recovery. Bakit mabilis yung body recovery? Kasi yung mind natin, walang masyadong iniisip. Walang masyadong trabaho, kundi mag-repair lang. Atupagin niya yung problema na meron ka o yung sakit niya. O yung sakit mo. So, anong gagawin ng katawan? Magre-repair niya na magre-repair. Kapag nakapahinga tayo. So, importante, kapag meron pa po tayong mga nararamdaman, huwag na magtrabaho na magtrabaho. Para mabilis ang body recovery. Number 9, napaka-importante. Dapat may exercise or mag-exercise tayo magpa-araw, magpa-kawis. Kasi ito yung way para paano mabilis yung absorption ng mga kinakain natin at mabilis yung body recovery natin. So, importante kapag may sakit tayo, gawin mo pang mag-exercise at magpa-araw. At syempre, number 10, pag may sakit ka na, may ubusipon ka na at hirap ka na, napaka-importante, huwag ka nang kumain ng mga unhealthy. Mag-focus ka na lang sa fruits and vegetable kung gusto mong mabilis yung body recovery mo. Dahil dito, ito yung kailangan at gusto ng katawan, nutrition, napapalakas mo yung immune system. So, ang bilis ng body recovery. Kung kakain ka pa ng kung ano-ano, unhealthy, nakapokus pa yung katawan mo kung paano kakalabanin yung mga kinakain mo or paano mailalabas yan sa katawan dahil na unhealthy yan. So, nahihirapan, natatagalan pa. Kung puro ka healthy foods, ang smooth ng digestion mo, ang smooth ng body recovery mo, ang bilis mong makarecover sa sakit. So, dapat naiintindihan natin na hindi naman tayo exempted magkasakit lahat. Kailangan lang tayo ay mabilis makarecover sa sakit. So, hanggang sa susunod. Oops! Bago ko mag-skip para hindi maligaw o magkamali. Sa tamang detoxification at tamang healthy lifestyle, join my health coaching program. Bakit mo kailangan mag-join sa health coaching membership? Marami tayong ginagawa, akala natin. Tama. Marami tayong healthy lifestyle, hindi naman pala healthy. Meron tayong mga ginagawang unhealthy, yung pala naman healthy. Para alam mo yung daily routine mo, daily healthy lifestyle na tama, tamang diet, unlimited question and answer. One-time membership payment lang ito. Continuous learning dahil hindi mo naman ma-absorb ng mabilisan o instant ang tamang kalusugan. At meron itong GC na isa lang ang direksyon pagdating sa kalusugan. At ang foundation ng health coaching ay ang user's manual ng tao, ang Bible. Mag-message lang directly sa aking messenger, nasa baba ng link, kung interested sa health coaching membership.